Good evening, everyone. I am Jovels Relavo. In this video, I'm going to report entitled Akoy, Inanod by Marcel Navarra. But before I will read the story, let's first find out who Marcel Navarra is. Marceleno M. Navarra, aka Marcel Navarra, born in Carcar, Cebu on June 2, 1914. He was considered as the father of modern Cebuano literature, and he died on March 28, 1984 at the age of 69 years old. Fun fact, he wrote poetry, 80 short stories before and after World War II from 1930 until 1955. Did you know that Navarra is the best known for the short story Ogianod Ako, and he won first prize in literary contest by Bisaya magazine in 1937, and he is also a product of American education, and he finished up the second year in high school, and he got married and had 9 children. And here are the literary text analysis of this story. So first is the character: Loloy, Pipita, Kid, Sonia, Esther, Fe, Prospera, and Reza. Loloy is the protagonist of the story and a person who can stay away from women even when told to stay away from them, and Kid's best friend. And Pipita is a kid's younger sister, and he likes Loloy. And Kid, Loloy's best friend, Pipita's brother, fear of approaching women. And Sonia, Esther, Fe, Prospera, and Reza is a beautiful, intelligent woman, and Pipita mentioned while she was angry with Loloy. At ako'y inanod by Marcel Navarra. Ayaw ko nang makipagkita pa sa iyo. Galit ako sa aking ginawa. Halos 5 buwan na tayong di nakita. Ngunit kagabi, nagkatagpo tayo sa Litoyle Parlor. Di ko inyasahan, ngunit pagtingala ko, nakita kitang nakaupo sa may harapan ko. Marahil, napansin mong bigla akong yumuko. Malalaman mo rin kung bakit sa ngayon, sapat na mabatid mong may sumuot sa aking dibdib. At nanginig ang aking buong katawan. Di ko nga malunok ang kinakain kong sorbetes. Napatingala muli ako nang iyong sinabing, Kid, saan ka bang sulok nakatago nitong mga huling buwan? Napansin mo siguro na matagal bago ako nakasagot. Sa halip, ako'y napatunganga. Malinaw ang aking mga salitang nagdadahilan. Dito lang, Kid. Sa totoo, umuwi ako sa aming baryo. Hindi kagad ako nakabalik dahil ayaw akong payagan ni tatay na masakitin. Kung naniwala ka man sa sagot ko o hindi, mabuti na rin malaman mo na yaoy pawang kasinungalingan. Matagal bago ako nakatulog kagabi, pabiling-biling ako sa higaan kagabi. Lamang nangyari sa akin ito. Ang isip ko'y magulo, mga gunita ko'y nakasala sa labid. At sa kalumapit ka sa akin sa anyo ng isang leon, napaso ako sa init ng iyong mga nalilisik na mga mata, nawari 2 bulang apoy. Ang iyong mga maitindihin, tumawa lamang ako. Ba't di ka nagsusulat, Kid? Ang usig mo sa akin isang gabi, at isinawalat ko naman ang dahilan. Babae na naman, babae, babae, babae ang napatigil sa iyong pag-aaral, at babae naman ngayon ang nagnakaw ng iyong hilig sa panunulat. Kung batid mo lamang na babae rin ang... Siyempre, kilala mo ang mga babaeng naging biktima at mga kumagat sa aking pain. Ngunit nakatakas din, tinanong mo sa akin minsan kung bakit madali pa rin sa akin ang babaeng samantalang ikaw ay nahihirapan. Humalakhak ako bilang sagot. Dahil kagaya ko, may isa ka ring kahinaan, takot kang lumapit sa babae. Nanginginig ka't di mapalagay, kailan may di kita nakitang kusang lumapit ng nakipag-usap sa mga dalaga. Di naman kita matatawag na bakla. Dahil gaya ng karamihan sa mga tunay na lalaki, nangarap ka rin namang makatagpo ng isang maganda, mabait at masipag na babae na maaari mo maging makasama sa buhay. Di nagbago ang aking ugali sa pagdaan ng panahon. Ako'y balisa na nag-alala at nalulungkot tuwing tayo nakita. Agad akong sumaglit sa inyo. At kung ikay, wala inaliw ko na lamang ang aking sarili sa pagbabasa ng pinakabagong labas na graphic. Minsan, nababasa ako ng isang artikulo ni Jose Garcia Vela na bumabatikos sa mga maikling punto na limbag sa mga pahayag Ingles. Nalibang ako sa pagbabasa kay Vela. Batid mo kung ano ang pagtingin ko kay Vela at kapwa natin alam kung ano ang kanyang mga isinulat. Dahil buhos na buhos ako sa aking pagbabasa, di ko napansin ang pag-upo sa aking harapan ng nakababata mong kapatid na si Pepeta. Kumusta na si Sonia?
Isang ipit na tinig ang aking narinig sa biglang natabunan ang mga linyang aking binabasa. Tumitingala ako, nakatutok si Pepita sa sahig. Ay, iwan. Isipin ko pa bang kung ano ang nangyari sa kanya? At bumalik ako sa aking pagbabasa. Luloy, nakaramdam ka na ba ng tunay na pag-ibig? Di ko pa natagpuan kung saang linya ako tumitigil na tumingin muli. Ako sa kanya upang sagutin ang pangalawa niyang tanong, ngunit matagal bago ako nakasagot. Di ko mapigilang muling tumitig sa kanya, at mula sa sandaling yun, nabatid ko ang kanyang malamlam na mga mata at nakatitig sa akin ay nagpamalas ng malaking pagnanasa. Nagdala ng maraming pananabik at nagsasalaysay ng isang magandang kwentong hinabi sa bighati at pumipintig na sugat sa puso at hitkirot na iniwan ng naglahong pag-asa. Tunay na pag-ibig. Hahaha! Isang umaga, noong nakaraang Hulyo, maagang maaga akong dumaan sa inyo. Nais sana kitang yakagin sumama sa banawa dahil naaniyayahan tayo ng aking mga kaibigan na pumasyal doon at kumain ng buko. Ang aking nabutan ay si Pepeta na nagwawalis sa inyong bakuran. Tinanong ko siya kung nasaan ka. Di niya ako sinasagot sa halip siya ay nagpatuloy sa kanyang pagwawalis. Muli ko siyang tinanong. Iwan di ko alam mabigat ang kanyang tinig at tila matalas ang kanyang pananalita. Ako'y nagtataka ngunit totoong nakaramdam na ako ng kaunting pagbabago sa kanyang pagtingin sa akin. Mula nang maitanong niya kung ako'y nakadama na ng tunay na pag-ibig, Pepita, galit ka ba sa akin? Tiningnan niya ako at pagkuway tumakbong paakyat ng bahay. Sinundan ko siya sa loob, nakita ko siyang nakapangalumbaba sa isang gilid ng selyang tumba-tumba. Sagutin mo ako, Pepita, galit ka ba sa akin? Hinawakan ko siya sa balikat at pilit na iniharap sa akin. Ngunit nagmatigas siya, Pepita, tumingin ka sa akin. Sabihin mo kung ano ang ikinagalit mo. Tumitingala siya at ang kanyang mga mata ang sumagot. Galit ako sa iyo, Luloy, galit. Kung marunong ka lang sanang umanawa, di ako magagalit. Minahal kita, ngunit di mo ako inibig. Bakit? Di ba ako ang nararapat sa iyo? Di ba ako kapantay ni Nastonia, Esther, Fe, Prospera at Teresa? Sa ganda at talino, sino ka ba na ayaw umibig sa akin? May araw din, Luloy, na ikaw ang magagalit sa akin. Magsisil ka rin na magsisi. Kami lang ni Pepeta ang nasa loob ng bahay. Isang dumadagundong na baha ang papalapit sa akin. Nais ko sanang tumakbo at umiwas, ngunit huli na. Nahagip ako ng rumagrasang tubig. Natabunan ako at ako'y sumihap-singhap, di ako makatakas. Nakapangilabot na agos na tumatangay sa akin. At ako'y inanod. Nais ko sanang may humarang sa akin na isang timbulang aking mahawakan nang di ako matangay sa malayo. Ngunit wala akong magawa. Waring ipinagpalo ang aking katawan ng naglalakihang agod. At ang aking kahinaan ang tumulong sa paghila sa akin sa ilalim kung saan wala akong makita kundi kadiliman. At ngumiti si Pipit. So here is the plot of the whole story. So first is the exposition. Luloy and Pipita's brother met at the Litoy parlor. But Luloy looked down as a sign of shamefulness for what he had done to his friend. And next is conflict. He writes a letter to his best friend, Kid, to confess what he had done. And climax, one day, Pepita confessed her love to Luloy, saying she was angry at him for having many lovers and for loving her. She ran and Luloy went after her saying he was sorry. So next is the denouement. Luloy was struck with sudden weakness and gave in to it. And they did something he wanted to stop but he saw Pepita smile. And lastly, the theme of the story. Love, friendship, and women as weakness of men.